ang Lance. Uy! Ay, di... Totoo ba to? Sino magiging jungle nila? Nakaretre yung Diggy, pre. Huwag kang magpapadala. Diyan, totoo, diyan. Huwag kang magpapadala. Hindi kasi... Easy ka lang kasi baka nanonood nga kay Wise to. Baka nanonood kay Wise eh. Ah! Ayan na! Pumalakpak na! Bibigyan na ng gusto. Nanonood nga kay Wise. Nanonood kay Wise to. Anong basa mo, Kuya Dex? Parang... Ang hula ko... Ang hula ko tatapusin na ng Polaris eh. Ang ganda ng pagkakapick nila ron sa ano? Sa Diggy. Sa Diggy no? Eh. Pero maganda rin sana yung Harit kung naka-purify, kaya niya sabay niyang lima eh. Oo. Diba? Pero dahil jungler kasi siya, kailangan niya talaga. Kailangan niya mag-retry. Retry siya eh. So yun yung challenge ngayon. Oh, tignan natin. Pero ang maganda rito, mapa-ulti ni Maymay si Diggy para malayo siya ron sa ano, kakampi. Sa kaso, para sa akin, momentum kasi pag sa best of three, game one ang pinaka-importante. Kasi pwede kang magulo sa game two pagdating sa picks and bans eh. Ngayon, sinabi ni Coach Dexter na dapat nakapurify si Jello. Ang nakapurify lang ay si PJ. So medyo nandedelikado. Ang ASAP pa kayo, Team Polaris, hoping to get the first ever Star Magic All-Star Games Championship. Nasa kanila ang bola. Nasa kanila ang momentum. ASAP pa kayo really needs to find a way para ma-equalize itong series na ito as Polaris has it in terms of the draft. Nakuha nila yung mga countermeasures na kailangan kontra dun sa mga kalaban nila. Uh-oh. And ASAP pa kayo. Ando naman yung mga ano nila eh. Yung parang pocket picks na sanay silang gamitin. Kayang-kaya. Ikikwento nila to bukas sa ASAP. Anong kwento kaya maririnig ng mga kapwa host nila? Meanwhile, si Tristan ngayon binabanatan. Nice vengeance mula kay Tristan. Uy! Pasok ngayon si Meow Meow. Nandito si Jello pero wala pa siya ultimate. Mukhang bulado si Maymay. Brian C. Isa na lang. Pinato ng Jabomba. Pero nandun si PJ. May hila na gagawin si Brian C. para makawala. Habang si Robby D. Iba ang nangyayari. Iba ang plano. Iba ang plano. First blood. Na first blood ni JM at ni Neil. Si Robby. Hindi niya natansya yung pang-bibit. Hindi. Kinulang siya sa pang-bibit. Hindi na nga gumagana, Dex. Pero hindi mo, napansin mo ba? Si Dre naging gold lane bigla. Oo nga. Oo nga, no? Jungler. Ay! Ito nga si kasi... Ay, si Brian from gold lane naging roam. Naging roam. So, ibig mong sabihin, mas flexible yung Polaris. Oo, man. Hindi mo ma-outdrop yung ganyang approach. Ang hirap ng ganyan, no? Kapag pa iba-iba din yung role. Parang todak yan, eh. Oo, si Chico, guys. Kala hindi ka mo sure. Gold lane. Hindi ka sure talaga. Oo, parang todak talaga na makakalaban nyo sa MSC. Makakalaban nyo. Here we go. As Donny P is still waiting for that level 4. Para poging-pogi na ultimate. Pero 2-0 kasi ang air. Ayan, ay! May, ang kati, inaapuyan this time. Neil. Ay! Mawawala si Neil, pero worth it ba yon? Snowball ang hinaabol ni Neil M. Nagagawa ni Neil yung winning condition niya. Nagiging aggressive siya sa early game. Ay, tapos inisahan pa si Donny. No time's journey needed. Parang tunay na Star Magic nga, nag-o-audition pa isa-isa. Ang ASAP pa kayo. Habang papasok ngayon si Jello, pero bait lang pala yun. Meron time journey na naman ang ginawa si Brian C. para mag-counter. Sana ang ASAP pa kayo. At unti-unti na nagko-collapse ang ASAP sa kamay ng Polaris Fighters. Kanina ay nakita natin nung game number 1. Na sobrang dikit ng ating nagiging laban. So far, Polaris, para sa game number 2, ay tinatansya na nila na mabuti yung mga galaw na gusto nilang gawin. They're making sure that they're getting every single objective in the map. At nananalo din sila dun sa mga lanes. And because of this, asa pa kayo yung mga kits hindi nila nagagamit. Hindi nila maabot sa point na kailangan gumamit ng Polaris eh. Tama si Coach Dex. Ang laking bagay nung Diggy pick sa lineup na to. Ang daming nakagagawa nung Diggy. Vision. Tapos yung anti-purify, ultimate naman, Zaman Force coming in. Pero reverse time nandun, Tristan finally going down. Don't be getting the kill. At nagpakabog na si Maymay. Nagpaulan ng kagandaan. Pero 10 bits productions. Don't be flicker out. True damage. There you have it. Neil with a kill. At Neil Luma. Still alive. Still alive. Polaris. Outplaying asa pa kayo.
Mukha nandun yan, sinasabi mo momentum nila. Sobrang taas ng ano nila, kumpiyansa nila ngayon. Pero teka lang ha, teka lang. May mag-isa sa top lane na hindi pa sumasali sa laban. Na hindi na natin papangalanan. Oo. Pero nakita sa camera, secretly trying to push the top lane. Pero ayaw talagang palaruin ang Polaris. So isipin na, mo, Min, no? Ayaw palaruin. Alam kasi nila na ganyan yung gusto niyang laruin. Na siya lang yung mag-isa na sinusubukan niyang i-hold yung lane niya. Pero dahil dito, andyan na yung kumpanya. Okay, sumampo. Mag-isa lang dito. Mag-isa dito si Robby. Apat ang kalaban ni Robby. Nandito na si Donny. Donny! Pero na Times Journey! Taan tay Pogi! Times Journey counter go! Ay nangyayari! At kinounter ni Brian C. 10-3, Polaris Fighters owning this game! Ayun na nga yung disadvantage kapag una ka nagpakita ng boss 5 mo. Dapat talaga second PC. Dapat say, oh man. Na-hindi ko nila yung... Ang ganda na sana, yun na yung poging-pogi na sana yung Fatal Links na yun, Zona. Nandun na, kumapit na sa tatlo eh. Kumapit na sa tatlo. Kaso yung problema, nandun yung instant snap nitong si Brian. Pipindutin mo lang yun. Pipindutin mo lang. Double okay tank pala na. Setup yung ano, Polaris, yun ko lang din napansin. Yun nga, very reliant sila dun sa mga damage dealers nila. Tristan and Diggy, yung magic nila, yung Lucian na, and Winnie. Tapos, ano, throw damage carry late game. Pansin ko kasi yung lineup nila talagang damage kung dami, burst eh. Season 3 approach yan ah. They're running it back. Grabe. Grabe yung aggression, pre. Ando na yung kopyansa nila. ML na ML to si Neil, nanonood doon ng Batang Quiapo. Grabe. Action! Up! Bang! PJ is down though. Tristan, siya ngayon. Aban sa tatlo. Zaman Force. Pwede grabe naman yun. Aban si Dre, pin-up na ngayon. Yung kanyang ultimate. Pinapaton niya ng mga PJ cleaner. Abang nasa likod pa si JM. Time and journey. Oh my G. Team Polaris. Owning this game right now. At hindi na ata kakayanin ni Coach. Sumasakit na ang ulo ni Coach Sona. Mag-isa lang si Coach. Oy, pero may setup na gagawin si Coach. Coach Robby. Papanatan niya. Robby will get double kill. Double kill. Para dito kay Robby. Humihinga pa. Sona, ano nangyayari dito? Humihinga pa para nakain natin ng patuto eh. Hindi ko alam, men, pero ang nakita ko doon, kasi 'di ba ang mga coach hindi naglalaro. Coaches don't play. Oo. Pero ibahin mo si Robby. Ibahin mo si Robby. Ako Maladar ang maglalaro. Na. Ako ang magbabago. Maladar na. Oo, men. Ito na 'yun eh. Kain ba to biglang superhero? Robby Domingo trying to be the savior. Asa pa kayo? Nilabas na niya, men. Tingnan natin. Donny P. Ultimate double team. Hintay by Times Journey. Split speed para kay Robby. Pero nagtatabi-tabi dito side ng Polaris. Op! Mahuhuli dito si Dre. Nasa likod si Neil. Robby Domingo. Ayan na! Zaman Force. Nandun si Robby Domingo. Ayan na! Na ang camera. Donny! Nakasusun niya lahat. Pero si Donny makakuha na napaka-pogi. Donny P is down. Donny P is down. Nandun si na Tristan. Pero 3v3. 3v3 situation. Umiikot na lang yung Diggy dito. PJ tumatakbo. Aray! Pero lumalabang pa rin. Lamang pa rin ang boy band ng Polaris Fighters. Nakahanap na sila eh. Kaso kulang sa damage boost sticks. Ayun nga. Ang ganda nung ipit ni ni Donny P sa SS niya. Diba? Inantay niya talaga mag-ulti Diggy bago siya pumasok. Kaso nga lang, ang ganda rin ng ginawa ni Drake. Lumayo talaga siya. At saka, yung action talaga. Yung action. Pero may damage output dito si Meow Meow ah. Na-shutdown na si JM. Shutdown nila si JM. That was quite of an overextension over there. Pero ngayon, kung titignan natin na mabuti, it's still Polaris na may hawak ng kalamangan. Hawak nila ngayon ang momentum. But the playing coach is here. Galit na playing coach. Galit na siya. Galit na playing coach. Eye of the Tiger. Tumunog na ang Eye of the Tiger. Tutunog na. Back muna. Back. Pinos niya. Pinos niya. Bad beats na si playing coach eh. Alam mo naman kasi, dama mo eh. Dama mo yung gigil. Pero kasi yung galaw ng Polaris, risky, pero worth it, no? Oo, man. Na worth it eh. Ando na yung high risk na high reward eh. Kasi nga, may kumpiyansa na sila eh. Kaya, risk lang sila na risk. Tsaka ano, yung galaw nila, it's either you make it or you break it. Oo. Pero kasi always make it eh. Oo, man. Okay. Pero ito yata yung mag-break oh. Tira mo naman si Dre. Okay. Finally, makakuha si Meow Meow. Sabay bilhin ng mga items dito. Mag-isa ngayon si Neil. Neil, naglabas wala sa mga si Brian, machinyo. Ha? Sino makakuha dito? Ay, natali lahat!
Oh my Globsilicious! Abang si Tristan, si Tristan! Na sinasabunutan si Tristan! Shampoo lang, shampoo dito! Pero may mga five bombs! At ayun, makakakill! Ang asap pa kayo! Tristan! Pero may time journey! Tristan is down! Ayun na, wala ng journey! Okay, tignan natin yung top lane doon! Nandoon si JM! Sumusolo karaoke! 1v1 with a great one! 1v1! Umalis siya doon sa Zaman 4! Sabi ni Jello, kaya ko din naman magkaraoke ha! 10-19! 10-19, humihinga pa, ang asa pa kayo. Pero tingnan mo naman! Tito, back at it again! Back at it again, never gonna stop! Tito Robby! Robby Domingo! Is doing it! Trying to get JM! Makakuha sila ng isa! Ay! Ito na ba ang comeback? Ito na ba ang comeback potential ng asa pa kayo? I cannot believe it, Sona! Hindi ko ma... Hindi na ako makapaniwala, nakaka-comeback pa dito ang ASAP pa kayo. Men, alam mo kasi 'di ba sa ASAP yung mga ultimate na mga magagandang segment nilalagay nila sa bandang huli. Sa bandang dulo. Nasa bandang dulo yung mga ultimate, yung mga sessionistas. Lahat yun. Yung mga ganun, men. Yung G-Force. Yung G-Force na yung ultimate dance showdown doon nila nilalagay. Nandun pala yun sa dulo. So bakit natin pag-aaksayahan yung umpisa? Kung sa umpisa lang tayo malakas, kailangan tapusin natin. We start strong, we finish stronger. Total kami, total. Si Donnie P, leading man eh. Hindi pwedeng sa umpisa. Oh, at kumbaga, bandang dulo, ultra pogi na yun. Kaso sabi mo, Laris, dami nyo naman sinabi. Pinapasarap lang namin. Pinapaganda lang namin yung doc. Pinapaganda lang ng Polaris pala yung doc. Yung lamang pa rin pala yung Polaris. Easy ka lang kasi, Sona. Oo, pinapaganda lamang lang pala yung, ano, yung kwento. Nung nagkaroon ng crush sa baba kanina, si JM, trabaho lang. Ang dami niyang toilet na nasagisaan doon. Hindi naman. Sabi kasi ng Polaris dito, Sona. Oh. Easy ka lang kasi, Kuya Sona. Alam naman namin sa dulo ang ano eh. Sa dulo, sa dulo ang showdown. Malulupit na showdown. Oh. Pero kami, nandito lang kami, umpisa pa lang, Sona. Tiwala ka lang yun sa Polaris. Eh. Yun nga eh. As in, dito ko rin believe kay JM. Wala na siyang ka-1v1 doon sa side lanes, pero nandun pa rin siya. Nandun pa rin. Automatic na ginagawa niya talaga yung trabaho niya. Tingnan mo, wala nang kahit ano na nasa side lanes. Isa na lang yung tori nila aside from the inhibitors. Donnie P trying to zone out the rest of the members. Kaso ayun. Ayun na nila patagalin to. Donnie P coming in with a double team. Clear lang muna gagawin ni Jello. Aray, masakit. Isa lang ang kailangan gawin dito ng Polaris. Eto na naman si Tito. Tito Robby. Aray, ay, ang sakit. Aray, aray, nakate. Aray, aray, nakate aray, si Tito aray, Robby dito. Hindi siya makapag-shadow. Pero wala si Jello. Nice damage shadow na meron sa side si Neil. The purse is real. Para kay Dre. Buhay pa si JMD. At oh, tatlo na lang. Tatlo na lang ang natira dito. Side ng asa pa kayo. Double kill para kay Dre. Ay. At mukhang eto na ata yun. Kulang na ang damage ni PJ. PJ! Si Neil, mabubuhay pa si Neil. PJ! And this is it. The final push na ba ito? Mukhang ito na nga. The first ever Star Magic All-Star Games MLBB Champion, Polaris Fighters! Victory!